kay Kim and Gerald tungkol sa theme ng movie about yung not being able to feel pain, yung congenital insensitivity to pain. So, ano yung mga na-research nyo about dito? Ano yung mga interesting things na parang napag-aralan nyo while doing this movie? Ako, hi Alan. Thank you for your question. Ako, interesting siya sa akin kasi hindi ko inakala na may ganung klaseng tao. Dahil ako as a person, ano ko eh, maramdamin ako eh. Bungis-ngis ako, maano ko, kung konting maliit lang na kurot, maano ko eh, parang, aray, hindi naman maarte, pero yung magulatin, ganyan ba? Tama ba yung term ko, B? Yung magugulatin ako. So, hindi ko inakala na may ganong klaseng tao na apparently may condition na ganon. So, nung sinabi sa akin ni Derek Daryl, tinignan ko talaga, sabi ko, totoo ba? May ganon. Akala ko nagjo-joke siya or akala ko parang ano lang siya galing sa kanyang very brainy self. Hindi, totoo pala. So, nagulat ako, syempre. So, yung nakita ko, totoo na may ganong klaseng tao and apparently, it's very rare and it's also rare for people who have congenital insensitivity to pain na magtagal ng lifespan nila. Kasi hindi talaga nila alam. Like for example, pag pupunta ka sa doktor, tatanungin ng doktor, please rate the pain from 1 to 10. So, manghuhula na lang sila. Pero the truth is, 8 na ang nararamdaman nila or 7 or 9. So, yung idea rin na kung paano ko siya ipoportray sa movie, it was difficult for me kasi kailangan ko ring alamin kung paano nila yun sinasabi, kung paano nila nire-react kasi hindi naman pwedeng poker face lang all throughout the film. So, it was, ayun, basically, yun lang. Yun lang. Nag-make sense ba yung sinabi ko, Sir Alan? Nag-make sense ba? Pero, yun, for Gerald naman, parang as your character nga na parang siya yung, kumbaga, yung magre-remedyo or parang yung magbabago sa buhay ni Kim sa movie. Paano mo nilagay yung sarili mo dun sa character na yung babae na gusto mo is nga, hindi nakaramdam ng emotion? Kasi hindi lang physical, di ba? Kasi parang maski yes, emotional, hindi rin siya nakaramdam. Thank you sa very wonderful question. Miss Universe. Hindi, sa akin kasi, ako, ang nakikita ko kasi nung binigay yung script sa akin is, ang una kong tinanong sa sarili ko, bakit may cleft palate yung character ko among other characters na pwedeng ilagay? Kasi yung congenital, yung CIP, particular na siya, interesting na siya. Uy, babaeng walang pakiramdam. Ang linaw eh. Title siya eh. Sa akin, bakit ako? Nakita ko lang dun sa script nung binigay siya, nung binigay yung premise, yung synopsis, syempre alam na namin beforehand yung ending and everything. Nagets ko na yung mga kagaya ng character ko na may cleft palate is one of the most sensitive people in the world. Bata pa lang yan, nakasalang na yan sa pakiramdam, sa sakit, sa batikos, sa tuwa, sa saya, sa lahat, halo-halo. At sino pa ba ang ganda lang nung pinagdagpo yung duality nung dalawang character na yung isa walang pakiramdam, yung isa naman as early as si, I think bata pa lang, alam na kagad niya, alam na niya kagad kung ano yung nangyayari sa kanya, alam niya yung mga tingin ng tao sa kanya. So maganda siyang abangan sa pelikula kung saan ba papunta tong dalawang to, halos magkaiba at magkaiba mundo nila, magkaiba pa yung pagkatao nila. Mm-mm. Na nagawa ng paraan at naipakita naman ng maayos sa buong pelikula. Galing ng tahe ni Derek Daryl, basically. Ang last question na lang, kasi pareho kayong nag-start din, tsaka nag-create ng name sa teatro, nabanggit na kanina. And ngayon, sabay kayo, pareho kayo na maganda yung career sa TV, sa pelikula. So how does it feel? Yung parang sabay kayo nag-transition, sabay din yung successes niyo. Nakakakilig. Kasi hindi naman... Well, personally, kami magkaiba, nakakakilig, nakakatuwa yung nangyayari sa amin individually. Pero yung idea na magjowa kayo, tas sabay kayong nangarap, tas sabay din nangyayari lahat.
ng mga magagandang bagay-bagay. So, nakakakilig lang yung idea na, huh? Para siya, para rin siyang pelikula. Mm-mm. Para rin siyang rom-com. Lagyan natin ng com, kasi comedy talaga kami tayo pag magkasama. So, yung story na yun, nakakakilig. Oo, yun lang. Ganun lang din kasimple na, ganun lang ka. Oo, same with Kimmy. Ako, nakakakatnyel eh. Nakakakatnyel, yeah. Oo, bibihira lang kasi yung real couple na may project na silang dalawa talaga. So, especially ngayon. So, nakaka-affirm. Yun lang. Okay. Dahil na tayo, maduming version ng Katniel. Oo nga. Thank you, Alan. Si Kim and si Gerald and si Direk Daryl. Ulit ko na si Direk Daryl. Direk Daryl, ano yung difference atake mo dito sa proyekto na to na tingin mong na-improve mo kesa nung first time na nagkatrabaho kayo ni Kim? The feedback from Joa Ball and you know, the technical aspect of filmmaking, maybe. I don't want to say I improved because that would sound like parang ang yabang ko naman. Pero after Joa Ball, I've done several films. And the technicality siguro, tsaka kung paano namin gawin, mas gamay ko nang gumawa ng pelikula. Kasi sa Joa Ball, that was my first and nangangapa-ngapa pa ako. Ngayon, ano, aside from the actors are very helpful, they are really the device of making this. So I guess the improvement is sa technicalidad ng pelikula. Walk in the park na ata sa'yo. Wow. Well, ito naman yung follow-up ko syempre para sa mga stars, kay Kim Je. O, oh, diba? Ano yung pros and cons ng pagtatrabaho kasamang isa't isa? Well, wala naman. Para sa akin, wala namang cons. Ang pro kasi nun is masyado kaming ano rin eh, masyado kaming OC sa yes. Kung ano yung kayang ibigay ng bawat isa. Kasi meron kami na kung dalawa na tayo magkasama sa project na to, gawin na nating project na matatandaan ng mga tao kasi tayong dalawa yung kasali dito. Yun, may bigayan. Mm-mm. I think yung con ano, yun nga, may pressure din. Na itong dalawang magjowang to, ano ba itong pinagagawa sa eksena? Yung mga ganon, as much as possible, ayaw namin ng ganon naman. Eh, nakilala din po kami ng mga tao from theater and from rock na maganda naman yung nabigay namin sa Rock of Ages. So, I think yun lang yung maliit na pressure pag kaming dalawa magkasama. Alright, thank you so much! Hi, sir. Yung success ng ano ng Joa Ball is really ano remarkable talaga yun, no? Do you feel any pressure about this film and let's also consider yung tandem yun ni ano ni Direk talaga ang ganda ng chemistry niya. What can you say about how do you feel right so now? Much for that wonderful question. I don't feel any pressure right now. And ako po, same as Je, katulad din po ng mga sinabi po niya kanina, sinabi din po namin na may tiwala po kasi kami sa material eh. And alam din po namin na tatangkilikin po talaga siya ng netizens since digital po ang movie po natin. At I think mas yung, paano ba, yung... Ang pressure ay hindi po tungkol po dun sa pelikula kung marami manonood o hindi. Kasi may tiwala po talaga ako sa kung ano mang material ni Darryl Yap. Lahat po yan, manonood talaga yung mga tao. Trailer pa lang po namin, sobrang nakakataba ng puso. And I'm very grateful to be working with Darryl as a friend and as a wonderful director. Ang pressure ko po ay ang first time na magkasama po kaming dalawa ng jowa ako sa screen ng matagal. Yun lang po yung naiisip ko na parang, hala, ano bang magiging itsura nito? Kasi hindi pa po namin napapanood ang pelikula. Pero si Dari, lagi niya sinasabi, excited na ako, panood nyo! Ganyan. So, medyo kinakabahan po ako dun sa idea na yun. Hala, hindi ko alam kung ano pong mararamdaman ko, sir, pag yung matagal, yung pelikula. Okay, kami. So... Kung nagawa ko ba ng tama, or Je, yun po. Okay. So, last question na lang, follow-up. Yung nararamdaman mo ngayon siguro, ibang feeling. Pero, what do you think is the, ano, yung, what will the audience feel when they get to watch this film? Laughing, crying? How will they enjoy your movie? Ay!
iba't ibang, ang title po namin ay Ang Babaeng Walang Pakiramdam, pero ang audience po natin, lahat po ng klase ng emosyon ay mararamdaman nila. Yun na lang po ang aking sasabihin. At yun, I'm very excited for everyone to see it and to feel it. Thank you very much. Thank you po. Daryl, congratulations kasi tatlong gawa mo ang nasa top 10 ng Vivamax. Kung pwede lang, Pornstar at saka Tililing, lahat nasa top 10. Ano ang pakiramdam mo na sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng batikos, ay ganito pa rin ka-successful ang mga gawa mo? Tsaka ano naman ang expectation mo dito sa bago mong pelikula? Paano ba? Anong masasabi ko? Ano? The Batikos made it now, made them be in top 10. Yun yung sa tingin ko. Of course, when people get to say something, I mean, they have to say something kapag nandoon naman sa nakalatag, yun ang nagpapa-controversial, yun ang napag-uusapan, at suporta man o hindi, ay nagkakaroon ng magandang dulot sa promosyon ng pelikula. Wala naman akong masyadong expectation sa Ang Babaeng Walang Pakiramdam kasi trailer pa lang, ano ko eh, medyo particular ako sa ganun. Na pupulsuhan ko na. Sabi ko nga kay Kim, meron kaming pagkakataon na nag-uusap kaming tatlo na nangangarap kami na sana sa sinehan ito. Yun lang yung ano ko, yun lang yung yun yung expectation ko na hindi ko na-meet. Kasi meron kami mga moments sa Jowable premiere night na sa tingin namin eh parang ano, para bang ritual na kaya pumatok. So yun ang pinaghahandaan ko sana noon, kaso lang eh ganito naman yung nangyari. Buong pagmamalaki at dito lang ako magyayabang pag Kim Molina tsaka Jerald yan. Relate na relate ang sambayanan. Umaasa ako na kung gaano sila kainit na tumanggap sa mga trailers ng aming pelikula, ay ganoon din ang pag-subscribe nila, lalong-lalo na sa Vivamax, no? So, ayun, yun ang aking expectation. Thank you. Kina Kim at Gerald naman, bilang mga bida ng latest na gawa ni Direk Daryl, paano nyo hinahandle yung mga feedback ng tao sa pelikula nyo? Lalo na hindi pa naman lumalabas yung pelikula pero marami nang nasasabi. Napag-uusapan nyo ba sa couple kung paano nakaka-apekto ito sa career nyo? Siyempre yung mga bash, ano yan, napag-uusapan din namin na, ala, bakit ganun sila or masyado ng negative ang nangyayari. But then again, we're very confident since alam naman po ng netizens and our fans that we as individuals and as a partner, as a couple na public figures, ano kami, we're very open and people know na we stand up to bullies. So, alam po namin na alam ng mga tao na hindi kami basta-basta gagawa naman ng isang proyekto na ganun-ganun lang, 'di ba? Na hindi maganda ang magiging ehemplo nito sa mga tao. So 'yun na lang din po ang laging sinasabi po namin pag may posts na ganyan, hindi naman po kami nagre-react ng anything negative kasi normal naman po 'yun eh na pagtatanggol mo po yung kasamahan mong may ganung klaseng condition or ano. Ang sinasabi lang din namin is panoorin niyo po yung buong pelikula at saka magtiwala lang din po kayo dun sa idea na ay hindi naman tatanggap si Kim tsaka si Gerald ng something negative towards other people, di ba? So, yun din po. Ako, naniniwala ako sa material at mahal namin yung mga reaction ng mga tao. Yes. Kasi yung mga reaction ng mga tao nagpapakita ng interest sa isang proyekto at umaasa kami na kung may mga tao man na parang hindi sila manonood dahil may disposition sila regarding the project, inaasahan namin yung mga tao makakapanood na maggalat ng balita kung ano bang klaseng proyekto to, ano bang klaseng pelikula to, ano ba yung sinasabi namin. So, masaya kami at tanggap namin lahat ng reaction. Thank you. Jet, first ask the question, why is his role with the cleft palate? Oo nga naman. Bakit yun ang napili mo? Sa lahat-lahat ng pagkukulang sa isang tao, why the C palate? Well,
The character of Kim is very complex, and Gerald's strength as an actor sa pagkakakita ko no is very ano, he plays with it tapos he imbibes it. Yun ang ano kay Jay. So sabi ko, Jay, nagsusulat ako ng film para sa inyo ni Kim. Ang naisip ko, ngongo yung character mo. Kaya mo ba? Yun ang una-una kong tanong sa kanya. Ang sagot niya sa akin, kaya ko. Bakit ngongo? Sabi niya, bakit? Sabi niya, sabi ko, I need Kim's character is hindi makaramdam, and I need a character na hindi naiintindihan. Are we really not feeling it, or we just don't understand what feelings are? No, that's the main gist of the film. Totoo bang di natin nararamdaman? Totoo bang hindi natin napapakiramdaman? O hindi lang natin naiintindihan kung ano yung nararamdaman natin, feeling natin wala tayong nararamdaman? So this is a film that will evolve in understanding feelings and understanding the feeling. So kailangan ganun siya. Kalapit ng pagdamdam ay ang pag-intindi. Sa totoo lang, kapag di mo naman naiintindihan na masakit yung sinasabi ng isang tao, di ka nasasaktan. Pag hindi mo naiintindihan kung ano yung sinasabi niya, I mean, kapag mumurahin ka sa ibang lengguwahe, di mo alam, minumura ka na, nakangiti ka pa. No? So, ganun lang yun. Ang ano ko, I would like the people, the audience, to discern that feelings, the birth of feelings is actually when you learn to understand. Yun yung sa akin. Very, very well said.